Guys, welcome to my channel. Today, pag-uusapan natin yung dalawang variants ng Ford Ranger. Ito yung XLS 4x2 automatic at saka yung XLT 4x2 automatic. So ano ba ang pagkakaiba nila? So titingnan natin at i-share ko sa inyo ano yung difference nila. So mas mahal ng konti ang XLT variant. Yung XLT is a higher variant than the XLS. So kung kayo ang pipili, ano ang pipiliin nyo? Yung XLT or XLS? Halika, samahan nyo ako. Okay, check natin yung price. Yung XLT is 1.374 million while yung XLS is 1.278 million. So ang price difference nila is 96,000. So check natin, justified ba yung 96,000 pesos na price difference? So ito na yung XLS model, itong kulay white. So simulan natin sa exterior. Itong XLS ay black yung grille. Ang headlight niya is halogen, hindi siya LED. But meron namang auto-on at saka auto-off yung headlights niya. And then, wala siyang DRL. I also noticed na wala siyang fog lights. Ang meron siya, yung housing lang na parang nakaabang. So, pwede mo sigurong pakabitan ito ng fog lights kung gusto mo. Mapapansin mo dito na maliit yung kanyang mag wheels. It's only 16-inch alloy wheels. Ito kasing Ford Ranger katulad ng Everest is malaki yung kanyang wheel well. Kaya kasyang malaking gulong. Kita mo dito, parang hindi bagay yung maliit na wheels. Yung kanyang side mirror is manual folding lang. Although may automatic adjustment naman siya. And then dito sa may fender, meron siyang air vent. Tapos yung mga door handles niya is body colored naman. Standard din sa kanya yung black na fender flare sa harap at saka dun sa likod. Actually, nagagandaan ako sa side view niya. Maganda yung pagka-boxy type niya. And then, standard din yung kanyang step board. And meron din siyang rear back steps na very handy kasi malaki nga itong sasakyan. So, maganda siyang tungtungan. Yung ibang pickup, walang ganyan. So, napansin ko din may plastic cover yung fender well. So, madali siyang linisin. Okay, check natin yung likod. Yung taillights niya is reflector type lang. Hindi siya LED. Tapos body colored yung bumper niya. And then meron din siyang high mounted stoplight dito sa tailgate. And then meron din siyang shark fin antenna. And then dito sa XLS, wala siyang kasamang bedliner. So pwede ka namang bumili at magpalagay ng bedliner. Check naman natin yung tailgate kung may tailgate assist. So try natin buksan itong tailgate. Medyo mabigat siya kasi wala siya nung tailgate assist. Kaya pag sinarado mo itong tailgate, medyo mabigat siyang i-push. Just to conclude, maganda yung likod niya. Very prominent yung Ford Oval logo. Okay, check naman natin yung interior. Maganda yung layout ng kanyang dashboard. Tapos itong door panels, maganda rin yung design niya. Although makita mo, walang mga stitches dito sa mga hawakan na yan. So, same na same din yung location ng mga switches na to with the other variants. Ang seats niya nga pala is fabric, hindi siya leather. Iba rin yung design nitong sa XLS do sa design ng XLT. And then, andito sa left side yung adjustment ng headlight. Typical yan sa mga American cars. And then, yung kanyang steering wheel, hindi siya wrapped in leather. Yung instrument cluster is 8 inches, the same with the other variants. And then, nasa right side ng steering wheel, yung controls niya for the head unit. And then, doon sa left side, bakante yung space for cruise control kasi wala siyang cruise control. And the steering wheel is telescopic and it can also be tilted up and down. And then, itong dashboard niya, similar with the other variants, although meron treatment lang dito, dito sa mga accent. For example, ang accent dito, ito may pagka-gray yung kulay ng plastic na accent dito sa dashboard. So, simpleng-simple lang yung kanyang dashboard. And then, meron siyang 10 inches na colored portrait touchscreen.
At sa bandang baba, meron namang knobs for the control of the aircon. And then dito naman sa ilalim ng console, nandito yung dalawang USB port, isang Type-C saka isa yung regular na USB. And wala lang siyang wireless charger. Okay, check natin itong ilalim ng armrest. Meron din siya doong 12-volt socket. Okay, balikan natin yung dashboard. Meron lang accent dito na parang vertical. And then, nandito sa baba yung globe compartment niya. Overall, maganda yung vibe ng interior niya. Parang more modern siya than the other pickups. Okay, check natin yung headliner area. Kulay beige yung headliner niya. Wala siyang vanity mirror dito sa driver's side. But dito sa passenger, meron naman siyang vanity mirror. Okay, check natin yung bandang likod, no? So, yung kanyang door panel, makita mo, bare lang talaga siya. Wala siya ng mga accent dito sa door panels. Unlike sa XLT, meron siya mga accent. And then dito, sa likod, yung kanyang upuan, same as the others, meron kang headrest sa middle passenger. Tapos, pag iniangat mo itong upuan niya, nandito yung mga tools na standard sa lahat ng variants. And then, meron parang compartment dun sa ilalim na pwede mo lagyan ng gamit. And then, dito naman sa likod ng armrest, meron kang lalagyan. And then, meron kang 12-volt socket. So, yan. Ganyan ang itsura niya pag nakasakay ka sa likod. Simple lang yung design niya. Maganda yung vibe. Very modern. May pagka-boxy, which I like very much. Okay, check natin yung suspension, leaf spring siya, and then ventilated disc sa harap at saka drum brake sa likod. So, even though naka-leaf spring siya, maganda pa rin ang ride niya, comparable with the Navara. Okay, check naman natin yung makina niya. Ang engine niya is 2-liter turbo diesel, tapos may 6-speed automatic transmission. Ito yung single turbo, which is the same for lower variants, except dun sa wild track na 4x4 na bi-turbo yun. Maximum power niya is 170 PS at 3,500 RPM and torque is about 405 Nm. So, yan yung XLS variant. So, check naman natin yung XLT variant, itong kulay blue. So, dito, ang pagkakaiba niya sa XLS, meron siyang LED headlights, tapos meron din siyang LED daytime running lamps. Tapos, meron na siyang fog lamps. Tapos, naka-chrome yung, yung parang horizontal bar na yan doon sa may Ford na oval logo. Doon kasi sa XLS, kulay black yan. So, ang wheels niya, mas malaki ng konti kaysa sa XLS. Ngayon, naka-17-inch na yung size ng kanyang wheels. So, despite na naka-17-inches na siya ng wheels, parang naliliitan pa rin ako kasi ang laki nga ng wheel well. Maganda talaga dito pag nilagyan mo ng mga mas malaking gulong na 285, na 295 o 305. So yung exterior niya, same lang sa XLS variant. Naiba lang talaga yung size ng kanyang mugs. Ang isa pang napadagdag dito, yung kanyang bedliner. Meron na siyang bedliner ngayon kasi yung sa XLS, wala siyang bedliner. So, mas maganda talaga pagka may bedliner. Meron kang protection. But wala din siyang tailgate assist. Mabigat pa rin pagka sinasarado mo. Okay, check natin anong difference ng interior niya. Compared with the XLS variant, dito may pagka-premium ng konti ang looks niya. Ang una kong napansin dito, kita na yung mga threads doon sa mga leather accent. An example, dito sa door panels. That adds dun sa premium feel ng interior. Tapos iba na rin yung design ng seats niya. Although fabric pa rin siya. And then dun sa left side ng steering wheel, meron na ngayong switch for cruise control. Pareho din yung head unit na 10 inches na Apple CarPlay saka Android Auto. And then dito sa XLT, meron na ngayong wireless charger. Yan o, yan ang wireless charger niya. By the way, ang kanyang parking brake is still manual, same as sa XLS. At ang isa pa palang additional feature nito, meron siyang windscreen mounted USB port. So kung maglalagay ka ng camera, maikli lang yung cable mo. Wala namang naiba sa likod, except yung design ng kanyang upuan is naiiba kaysa ron sa XLS variant. Tapos naglagay lang sila ng mga accent dito sa mga handles para magmukha siyang premium kasi yung sa XLS masyadong bare siyang tingnan eh.
So pag tiningnan mo, mayroong mga silver accent doon sa mga aircon vents, saka doon sa manibela. So nagmukha siyang more premium than the XLS variant. Pagdating naman sa engine, pareho lang sila ni XLS. Pareho silang 2-liter turbo diesel. Tapos may nakakabit na 6-speed automatic transmission. By the way, 4x2 nga lang pala ito. Okay, let's summarize. Ano ang main difference ng XLT sa XLS? Unang-una, ang number one difference niya is yung price. The XLT is more expensive by 96,000 pesos. Doon sa 96,000, you get the following. Number one, meron kang 17-inch alloy wheels. Black na yung front grille mo with chrome accent. Meron kang LED multi-reflector headlight. Meron kang daytime running light. Halogen fog lamps. Meron kang rain sensing wipers. Power folding side mirrors with turn indicators. Meron kang bed liner. Tapos leather yung steering wheel. Aside from that, you have center armrest at rear, windscreen mounted USB port, wireless charger, adjustable speed limiter, cruise control, rear view camera, saka yung door accent, saka yung leather stitching sa door panels. Plus, iba yung design ng kanyang seats. The other option is you buy the XLS and use the 96,000 to upgrade the look of your truck. Dagdag ka na lang ng konti pa and then you can trade in yung stock mags para pang-upgrade mo siya. You can buy a new set of wheels and bigger size of tires. And then you can change the grille into a Raptor look and then you can install a bed liner din naman. Ang hindi mo lang pwedeng ilagay, yung cruise control. So if you gonna buy the XLS, mas mapapersonalize mo siya. So sa mga mahilig mag-upgrade ng looks ng kanilang sasakyan, yan ang pwede niyong gawin. Pero kung hindi naman kayo mahilig mag-modify at gusto niyong stock look at saka medyo better interior, or you always travel sa highway or long distance travel, mas okay yung XLT since mayroong cruise control siya at mas maganda yung materials ng interior. Plus, you get an LED headlight at saka yung fog light. So maganda siya sa mga madilim na lugar sa probinsya. So post your comments dito sa comment section so that I will know your opinions also. Okay, hanggang dito na lang. I hope I have given you some ideas kung ano yung pipiliin nyo, yung XLT o yung XLS. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!